Berbers tayo mga lods. Off day natin bukas. Yan. Magpupulit tayo. Tangin na kahit abutin tayo alas 3. I think this battle will gonna be one of the best in this year and definitely it's a 100% fight. Pakiyaw na yung ginagaya. Tangin ang kulit eh. I don't feel anything. I'm just prepared. I'm fight for anything. I will do my best. Nalala yun, babe. And who's pretty big? Ipaybol mo yung naglaban yung ano? Pakbe? Pakbe? Blip-blip na lugar sa Apoy. Talaga natakot ako. Hindi, siya yung original to. Dito, mga wild na giraffe. Pakilandong ko si Coco, hindi niya. Pero ang bata naman niya dyan. Sana po magustuhan niyo ko at Siyo? Para sa inyo rin ko, hindi lang para sa amin. Eh, Shernan, bata ka daw, sabi na sabo ko. Para sa Pilipinas. Parang bata ka raw doon. Day 2, pang 11 na laban na to ng ngayong araw. Dito tayo ngayon sa Southville 3, Poblacion, Punting Lupa. Flip top mag-ingay para sa parating nating laban. Sa kanan ko, Punting Lupa represent para sa inyo. Mag-ingay tayo lahat para i-Shernan. Okay. Tangan na nag-i-speed drop din pala siya. Tumatakbo nga pala ako independent councilor sa District 1 ng Munting Lupa. Maraming salamat. Konzi. Magaling to si ano eh. Sa kaliwa naman. Shernan, magaling din. Bulian Cavite represent para sa inyo. Are very talented person to eh. Para kay Jonas. Gusto mo gawin kong salad, kakainin ko lahat para lang ako yung mapatawad. Para sa paninyo eh, no? Galing ng banat nila. Yun, shoutout nga Ramos, mamaya na iba. Hindi nga natin kung ano mangyayari din sa labo. Pinag-usapan na nila, wala nang coitos, pinili nila mauna si Jonas. Pahinga natin, unang banat, ako 12, Jonas. Game. Sa susunod na taon, pag nagkataon, marami na naman taong maluloko. Kasi halalan na naman, kaya malamang marami ang boboto. Boboto. Game? Game? Manny Pacquiao! Ikaw ba yan? Ba't parang tumataba ka masyado? Ulol, Buboy Fernandez, wag na nga kaming pinagkago. Katawa rin siya ano eh. Ako si Gusto na Negro. Nakilala sa kamay nilaan. Ikaw yung boksingero. Nakilala sa kamay mo lamang. Oo, naghuhubad ako noon. Doon sa napili kong trabaho. Patunay lang na noon pa man wala na akong tinatago sa mga tao. Galing! Ngayong eleksyon, napatunayan kong walang bayag ang tulad mo. Kasi kilala kang palaban sa bansang to, eh bakit ka tumatakbo? Matalino na mga botante, brother. Di mo na sila malilinlang. Kaya umupo ka na lang sa iyong corner, di mo deserve sa Malacanang. Di sapat ang tapang at lakas para mapaunlad itong nasyon. Kailangan ng utak tsaka puso, yun ang magandang kombinasyon. Yun ang magandang kombinasyon. Chok si Isko, never. Yung maganda ko si Isko. Masyadong kumpiyansa na malalalo. Huwag ka lang feeling dancer. Baka yung mga bilib sa combo mo hindi pa nakaregister. Kaya bakit tayo ang pinagtapat? Hindi kita kamats. Sobrang dumi mo maglaro, di ka malinis magpants. Mapapahiya ka lang ngayon sa harap ng yung mga fans na walang respeto ko sa'yo nung kinanta mo yung Sometimes When We Touch. Sometimes When We Touch. Tapos ngayong Christmas, balak mo pang kantahin yun sa Wisbas? Jesus! Kaya kapatid, kami ay malabo mong ma-impress. Kami ay malabo mong ilang gumalap nung ano, pabito? Tatanggol ang bansa natin sa ibang lahi kung hirap ka mag-Ingles. Wala kang hinaharap dito, bes. Kahit malaki ang yung chess, di porkit nakakapasok sa tres, makakapasok ka sa press. Kasi sawang-sawa na tao sa pambubola, kaya di mo na mabibilog. Gising na bayan sa katotohanan at di mo na mapapatulog.
Oo, maka-Diyos ka, makatao, pero di sapat ang iyong hubog. Kasi minsan ang mainang pa ang mas madalas makabubog. Gusto tayo panghawakan ng kamay niya na panlaban. Gusto tayo panghawakan ng kamay niya na panlaban. E gulpi na Pilipinas dahil sa bugbog ng kahirapan. O palagi kang lumalaban sa ibang bansa para makalikom lang. Ngunit paano ka magiging bukas palad kung madalas nakatikom yan? Kaya sa pangako na itong pag-ahon, tanga na lang ang papalakpak. Paano tayo na ito maibabangon kung masanay siya magpabagsak? Tangin ang sumaanggils niya, no? At last, tinakos ko ng maayos at walang dungis lahat ng aking mga terms. Hindi ako nagmamalinis pa, alam yan ni Kuya Germs. Hindi daw siya nagmamalinis, alam daw ni Kuya Germs. Ay, ba't? Oo nga. mahina daw ako sa English. Tama. Isang gabi na naginip ako. Nasa taas daw ako ng building. Habang nasa taas ako ng building, tanong na tanong ko yung buong city. Habang pinagmamastang ko yung buong city, nahanap ko yung utso. Hindi, meron ako nakita na babae tumatakbo. Papanapit siya sa akin, tapos may kasunod pa siyang isa. Pagtingin ko sa kamay ko, wala na akong pera. Tapos yung kabayo, 1 tsaka 6, 3-5 pa na natayaan ko. Ayaw ko na mag-video karera. It's funny siguro sa anong persons, no? Ako nga pala si Manny. Mula sa hirap, ang sikap, hanggang naging 8th division champion ng mundo. Yeah. Nagbigay karangalan sa bansa gamit ang lakas at puso ng isang Pilipino. Hanggang sa naging senador, napakaraming kutsaan sa akin ay dumagok. Madalas daw akong absent pero may dahilan yun. Alam nyo kung ano? Hindi ako pumasok. Pero hindi ako nagpabaya. 16 na batas ang naipas ako sa Senado. Isa na dyan ang National Bible Day na pinirmahan mismo ng Pangulo. Wala akong bahid ng korupsyon. Yung sahod ko bilang senador, binibigay ko sa iba, alam nyo yan. Madalas man akong mahala, ang umahalaga, hindi kayo nawawalan. At ngayon, tumatakbo ako bilang Pangulo. Di nyo ako mapipigilan dito. Gusto mo, suntukan tayo eh. Ano, suntukan tayo? Pasalamat ka, ayaw mo. Sino ka ba? Okay na. Sino ba siya? Isko? Diyos ko. Anong magagawa mo? Lahat ng anak ko, kamukha ko, doon palang panalo na ako. Kasi mo? Sa Maynila, panis. Sinasakot na ng Cebuana. Sa Cebu, tignan mo. Tignan mo. Wala yung punchline, tignan mo lang, tanga. Pag ako naging presidente, para ko sa lahat na nasa flip-top, meron akong isusulong mga kaibigan. Malaking bagay para sa atin to. Uunahin kong ibaba ang presyo ng longganisa, binibenta ni Sinay. Pati ang chili garlic ni Bagsik. Pucha. Masarap sana, kaso ang lala. Ang liit ng bote. 300, 200. Tapos yung bibig mo, bigla pang mamamaga. Pati yung bagoong niluksurya. Lux, nag-iisip ka ba? Ano to? Alam ba naiisip namin pag sinabing bagoong niluksurya? Ano mo? Pero seryoso, mabigyan ng bahay lahat na mahihirap. Yan ang gusto ko. Sa probinsya namin, nagawa ko na yan gamit sariling pera ko. Lahat ng korup, ikukulong ko. Pag ako naging presidente, wala akong sinisino. Korupsyon ang dahilan ng kahirapan. Hindi ko alam kung yung constructed bayan, yung mga rounds nito ni ano eh. Alam ko ang pakiramdam na mahirap. Dahil dyan ako nang galing. Kasi parang may walang maayos na trabaho. Iba-iba balat niya sa round 2 sa round 3. Parang constructed yan ng kanyang ano eh. Buong ano, laban. Yeah, all hail. All hail Jesus. Wala, malaki ang takot ko kay Jesus. Ang magnakaw, isang malaking kasalanan. Ang paunlarin ng Pilipinas, gagawin kong pangsyam na kampyonato sa aking mga laban. Time! Alam mo Tagalog ng time? E dite paklo! Parang-parang, bayan natin!
Maganda yan yung ano yung siyam na karangalan. Yan. National Bible Day daw. Okay, maganda rin yung linya na yun. Huwag mo nga kaming niloloko. Sino man niniwala sa'yo, mukha ang demonyo. Round 1, I think, pwede na ako mag-design yung kaya yun. Shit, ano ba nakalimutan ang pangalan na ito? Patawa niya ka. Sa mga nagbabalak bumoto kay Manny, ang tangi kong masasabi, wag. Kasi pasayag ba kayo, pag naging presidente to, bibigyan niya kayo ng job. Galing. Yan ba presidente nyo? Puro suntok alam? O puro suntok ka lang? Kaya malamang yung mga pangako nito puro suntok sa buwan. Ando, maraming kasing pwedeng angles sa kunin kay Manny side. Kasi kinikilusan ko alam yun? Kaya ano eh, very effective yung mga banat nyo kasi. Nila at mga ayaw. Yung mga madidilim na kalsada, pinatayuan ko ng post-it ilaw. Nang sa ganon ay di na madagdagan ang mga nadarap ang magnanakaw. Pagbibilis na sila ko nun eh. Ano parang may ilaw sila? Magmula sa Quiapo, Tundo. Ay magmula sa Binondo, Quiapo, Tundo, Tao. Grabe, sobrang linis. Hindi sa pagmamayabang, kung nakarating ka ng Totoban, ang daming Nike Cortez. Sa San Andres, Santa Mesa, Santa Cruz, Santa Ana, lalo na sa Malate. Pag dinala kita doon pare, baka mag-aaway kayo ni Jinke. Pero totoo, bumaba talagang krimen sa Maynilaan dahil sa aking pamamalakad. Nagkalat ng mga kapulisan, kaya nakakagala kayo ng panatag. Ipinaayos ko yung mga nasirang establishmento. Yung mga nagkalat na sidewalk vendor, binigyan ko na magandang pwesto. Kasi galing ako sa hirap at di ako magmamalinis. Okay. O ako ay laking squatter na parang 3GS. Kaya mahal ko ang aking bayan. Sa puso at sa diwa. Hindi pwedeng ako lang yung gwapo. Dapat pogi rin yung Maynila. Kaya kung ako magiging presidente at iboboto ng madla, ipinapangako ko na mas magiging maayos ang ating bansa. Ipinapangako kong mas magiging maayos ang ating bansa. At pag ako naging presidente, itong flip top, magkakaroon ng sariling stadium. Yay. Yung mga nag-uumpisa pa lang sa battle rap, bibilan ko ng sariling classroom. Yung mga hindi nakikita ang mga plano ko, freestyle. Aabutan ko ng mushroom. Pero pag ikaw naging presidente, yari ka kay Vitrum. Freestyle siguro yun. Okay. Ininsulto pa yung sinulong ko para sa Bible Day. Mukha daw akong demonyo. Never. Isko, hindi ako demonyo. Ako ay devil. Nilagyan niya daw ng ilaw ang kamay nilaan. Yun na ba ang hirit mo? Salamat sa ilaw, pero maliwanag sa amin na malaki ang kupit mo. Galing! Hindi na ribot na yun! Kapag pogi din daw ang Maynila, mapapabilib mo na ba ako? Paano mo nasabing pogi yung Maynila? Bakit Maynila ba ako? Ayos yun ah! Marami na daw kapulisan sa Maynila! Para si Madam Snatcher! Yan! Yan ang isa sa maganda na hirit mo. Congrats para dyan! Tapos yung wallet ko. Wala sa'yo. Okay. Sabi ni Pangulong Duterte, meron daw isang presidential ball na nagko-cocaine. Yeah, maganda. Dahil ang cocaine na tinitikman ko, cocaine can.
Pwede Pepsi, Coca-Cola, wag lang alak, tsaka Yossi. Ang tanging bisyo ko lang naman, mahalin si Jinky. Love you, babe. Pag-uwi ko, may bago ang bag. Di ba ikaw yung mayor na mahilig sa baliktaran? Mot, ikaw ba yan? Alam namin naman ka sa pagkatao mo, yun ang demon na panlawan. Pipigain kita gamit ang salita sa paysampay. Oops, nag-its yung reference. Halatang inabahan, dahil ang labahan ay labahan pa rin pag hindi nilabahan. Galing, ang tangin na niyan. Tatlong saltang labahan, galing. Ang tangin na yung popo. Ayoko lang i-post eh, kasi i-rewind ka. Habay meron video. Ka na wala ako. Meron kang maipagmamalaki, pero maipagmalak ka, yun ang wala sa'yo. Namayagpag ang Pilipinas sa larangan ng boxing dahil sa Manny P. Na may Mami D, makapangyarihan ng dasal kesa kay Papi D. Kung papugian, lamang ka. At uusapang itsura, ulul. Mas masarap ang usapan ng suntukan. Yung suntok mo sa suntok ko, yung sa'yo, Apir, sa akin ka pa tumapat, mananakaw kay Amir, kaliwat ka ng lagapak, maaalala si Bashir, oo, talagang sunod-sunod ang punch, akala mo, Kashir. Yun ang wala sa'yo, Yorme. Bars. Akala mo kasi, bobo ka eh, no? Hindi na ngayon, punyeta ka. Isa ka sanang maliit sa akin nung pinasok ko ang politika. Bakit wala akong diploma? At mataas na aral kagaya nyo, iinsultuhin nyo na kahit alam nyo malinis ang pagkatao ko. Masama ba na pumasok sa politika? Bakit nyo ako tinatawanan? Aralan ko lang naman ay tumulong sa iba. At yun ang hindi matatawaran. Kahirapan, mamamayan, yun ang aking pinaglalaban. Oo, hindi ako matalino, pero yung puso ko sa mga tao, higit pa sa may pinag-aralan. Baliwala sa akin ang suntok ng ibang lahi pag ako ang nasa entablado. Ang masakit, ang pagtawanan ka ng kapwa mo Pilipino. Saka gusto ako na tumulong at ang problema ay masolusyonan. Mga matatalinong Pilipino, ako ang pinagtutulungan. Nasanay kasi kayo sa politikang puro siraan. Inabuso ang demokrasya imbis na magtulungan. Disiplina ang kailangan. Kapakanan ng mamamayan. Nasa mata niyo mismo ang pruweba. Ngayon kung di kayo makikinig sa akin, sana pabli, nasa inyo na ang pruweba. Mahirap yung round to, ah. Malakas daw akong mangupit. Anong pinagsasabi mo dyan? Sino kaya sa ating may piggyback sa tiyan? Hindi din pa ni Jola. Oo, pinakabitan ko ng ilaw yung Maynila. Yung mga poste yung Maynila. Hindi kita niloloko. Nung pinakabitan ko yun, pinalisan ko kayo ng meral ko. Hindi nakakatawin. Pero tayo Pilipino ako support. Hindi, sa totoo lang, wala naman talaga akong pinapanigang kandidato. Kaya hanggang ngayon, putang ina, hindi ako registrado. Kasi wala naman eh. Kahit si Lenny, Isko, Pacquiao, Marcos, kahit sinong manalo, yung kahirapan ng Pilipinas, di na matatapos. Kasi, paano ko nasabi, tayo rin naman ang may gawa. Pag may matalinong presidente, may mga putapete na pilit nagpapababa. Keso magnanakaw, kurapot, alipin ng China, mga bitter. Kung makapagsalita, kala mo, hindi sila nag-China po dati na malakas yung speaker. Ito na, man. Oo, oh, malakas yung speaker. Di ba yung soundtrip nyo nun, kanta ni Curse One Chan ang gagawin rapper? Pero hindi ako again sa mga realista. Tsaka sa mga nakikibaka. Ang sa akin lang, bago sana sumama, yung pinaglalaban, alam nyo sana. Kasi karamihan dyan, nakuha lang sa mga tambay. Yan yung mga perwisyo sa loob ng bahay na pinapalayas na ng nanay. May daladalang tarpulin, nakasulat doon lahat ng reklamo. Imbis mabasa ng gobyerno, nabasa lang ng bumbero. Kaya, imbis na magreklamo na magreklamo, magsikap na lang tayo. Kumayod ng kumayod, lalo na yung pamilyado.
Nag-enjoy na enjoy yung ano eh, oh. Naka-block eh, no? Masenso. Tayo na mismo, ang gumalaw para minsan maging milyonaryo. At saka, kung ako papapiliin, gusto ko maging president. Ito yung reaction niya, papagalun siya talaga eh. Sa Makinok, tsaka Adik. Para masaya tayo, Mati. Tumakbo ka na, Arik. Hina. Maraming hindi salamat. Okay. Tinawag mong piggy bank ang tiyan ko? Wala ka bang modo? Hindi ang piggy bank, yan ay Banco de Oro. Tangino mo. So yun na yun. Okay. Okay. Quite nice. Lahat naman ng politiko, gustong maglingkod dyan sa bansa. BBM. Ping Lacson. Ikaw, ako. Ang tanong na lang, sino ba talaga yung may malasakit talaga? Lahat tayo gusto tumulong, di ba? Lahat tayo gusto magserbisyo. Lahat naman tayo may platformang konkreto. Okay lang kahit sino manalo sa atin, pare. Huwag lang sila ni Robredo. Gusto mo? Gusto nyo? Seryoso? Seryoso? Gusto nyo? No. Gusto nyo, presidente nyo, inagawa ng kapangyarihan si Goku? Ikaw, gusto mo? Gusto mo, presidente mo, ang paboritong Pokemon, si Pikachu? Gusto mo? Ayaw mo din pa rin. Pwes, balik tayo sa'yo. Ngayong gabi, tayo ang magkaharap. Meron dapat sa atin ang manaig. Mayor, marami akong gustong sabihin sa'yo. Buksan mo, tenga mo, simulan mo ng makinig. Sa Quiapo, yung ibang nagtitinda doon ng marinated bangus, pucha, sira. 400 tapos luma pa na. May pwesto doon ng cellphone repair sa may mall, second floor, akala mo fiesta. Ang mamahal manihin, tapos pag uwi mo ng bahay, sira yung pyesa. Yung kalsada na para sa tao, yawa. Sinakot na ng parking, yung motor hile-hilera, akala mo ay naka-flanking, mahal pa ng ticket lang yan, ang pangit yung kabanding. Hindi lang yan. Pero alam mo kung bakit ko sinasabi to? Naniwala sila sa'yo. Naniwala ka sa iba. Na pwede mo nang pamunuan ang bansa at pabayaan na sila. Marami pang problema ang bayan mo. May ilang taon ka pa para aksyonan. Kaya paano mo maayos ang buong Pilipinas kung yung maliit na bagay hindi mo pa masolusyonan? Karamihan sa Manila na nakasuporta sa'yo pero batila. Di ka nakonteto sa posisyon, sila mismo ang naghila. Ikaw ang nagpa-apoy at tumunaw ng sarili mong kandila. Pag natalo kang presidente, wala ka nang pabalik ang Maynila. Ambitious. Sa totoo lang, maraming mayor ang mas magaling sa'yo. Masyado ka lang natutukan ng kamera. Nakakairita ka ng mapanood sa balita. Karen Davila! Dami-dami na! Kabi-kabi na! Oo, tang ina, lamang ka sa views. Kahit di importante, ultimo pang sakit ng tiyan mo, laman pa ng news! Kung nag-focus ka na lang sana sa Maynila, doon mo pinakita yung sinasabi mong pagbabago. Ginawa mo yung gusto mong mangyari at pag nangyari talaga, yung maging presidente ka, magtutulak mismo mga tao. Kaso nandiyan ka na eh. Padaros-daros ka. Pero hindi ako galit sa'yo. Kailangan mo lang marinig mula sa hindi mong kakampi ang isang bahagi ng totoo. Tatapusin ko na to. Sa politika, nakakasawa na rin yung lagi kang nakikipagtalo. Suportahan nyo kung sino gusto nyo. Di natin kailangan mag-away-away kasi sa bandang muli, magkakaibigan pa rin tayo. Relax! So, relax! Huwag kayong masyadong magpaka-politika shit. Huwag kayong magpapasupil. Ang gusto ko lang sabihin ngayon, Merry Christmas, Kuya Kets! And Happy New Year! Flip Top Chairman, Ernst Jonas, again, isa pang best bar sa kanilang pareho. Yes! Ang panalo, sana next year lahat ng Pilipino. Yes! Galing, galing yun ah. Okay, sasold na naman ako. Salamat sa Flip Top, man. I-share lang mo kung may apoy pa siya eh. Ewan mo bakit. Ah, yun. Parang ngayon niya na bumatil eh. Pero ano. Sagutan namin ni Malipag Boto. Huwag nating dumihan daliri natin sa... Tama yan, man. Maduming paraan. Oo, oh, bro. Alot. Oo, tama. Isinasaayos ko yung madalas na reklamo nila at mga ayaw. Yung mga madidilim na kalsada. Ikaw yung mayor na mahilig sa baliktaran. Mot, ikaw ba yan? Alam namin naman ka sa pagkakas. Yeah, maganda, yeah, maganda. Hindi mo na panlawan. Pipigain kita gamit ang salita sabay-sampay. Oops, nag-its yung reference. Halatang inabahan. Dahil ang labahan ay labahan pa rin pag hindi nila inabahan. Ang inabahan. Independent Council of the District. Pero maganda.
wala po akong malaking pera kagaya ng mga tumatakbo ngayon, wala sa mga buwas, magkano pa tayo na isa pa? Na batas para sa siguro pa. Yun po. Maraming meron pa akong isa nakita eh. Sumusuporta sa akin magmula sa TikTok, yo, Saint Luke, tsaka Facebook, Instagram, yan. O kahit saan. Siguro bukas, yan na natin yan. Panoorin natin yan, Marlon. Maraming salamat sa iyo. O nga pala, kay, ano, kay, salamat sa TikTok, men. Kay, Anigma, yan. Bukas natin yan. And, more support, bro. Whoever it is, ano, good you want to be a president, good health vote wisely, and wish wisely. I don't know, wisely. Why we do vote?